Ngayon ay pag-usapan naman natin ang isang pangyayari sa Biblia na kahit na mayroong patunay sa pagkawasak at pagkalipol, ay patuloy pa rin ang paggawa ng mga karumaldumal na pagkakasala hanggang ngayon. Sa mga nakalipas na panahon kung saan ang mga pangyayari at kaganapan sa Biblia ay ginawa na lamang isang kwento at sabi-sabi. Oo't narinig nila, pero hindi pinaniniwalaan. Ito ang isa sa pinakadahilan kung bakit ang tao ay patuloy pa rin sa pagkakasala. At hindi ako magdadalawang isip na sabihin na ang nakikipagtalik sa kapwa lalaki, mga taong hayok sa laman sa kanilang kapwa lalaki, ay nagbibigay galit sa Diyos hanggang ngayon. Sila ang mga taong kailanman ay hindi ikinahihiya ang kanilang mga sarili na makipagtalik sa kanilang kapwa kasarian kahit alam nilang ang kanilang ginagawa ay karumaldumal sa Diyos. Kagaya na lang sa nangyari noon sa Sodoma at Gomora, ang mga tao doon ay labis na ang pagkahayok sa laman. Lalaki sa kapwa lalaki ang nagsisiping. Kaya nagalit ang Diyos sa mga pinaggagawa nila. Kaya nilipol ng Diyos ang bayan ng Sodoma at Gomora. At tanging si Lot lang at ang kanyang pamilya ang nakaligtas. Walang natira kahit anino nila. Silang lahat ay natupok sa apoy. Inaakala ng marami noon na tuluyan ng nawasak at naubos ang lahi nila. Pero nagkamali ang lahat sa pag-aakalang naubos na ang lahi ng mga tsukli dahil hito sila ngayon. Biglang umusbong ang kanilang dami at mas lalo pang naging agresibo. Ilang ulit na silang gumagawa ng mga parada kahit sa ang panig ng mundo. At ang mas masama pa nito ay para bang iniinganyo pa nila ang mga kabataan na huwag matakot maging biking at bikang dahil suportado nila ito. Kaya tuloy marami tayong nakikitang mga bata o mga kabataan ngayon na sa murang edad ay halata na ang katsuklaan. Alam ko namang mahirap na kayong baguhin pa dahil kahit ang Diyos ay kinakalaban na ninyo. Ang bukod tanging pinapahalagahan ko ay ang mga kabataan na huwag mapasama sa inyo dahil antara na sa publiko ang kanilang mga ginagawa. Maraming mga naiulat na mga balita na ang mga kabataan ay minumulistya ng mga katulad ninyong mga mahihinang nilalang. Dapat talagang mapuna ang mali ninyong gawain. Dahil sinasabi ni Kristo Jesus, kung ang isang bulag ay inaakay ng isa pang bulag, sila'y kapwa mahuhulog sa hukay. Ganito ang sabi sa Mateo chapter 15 verse 14. Sila'y mga bulag na tagaakay ng mga bulag. At kapag bulag ang umaakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Kaya dapat lang talaga kayong punahin para hindi kayo pamarisan at hindi kayo tularan. Dahil ang mga kabataan ay bulag pa sa katotohanan, tapos aakayin nyo pa. Huwag na kayong mandamay ng mga kabataan. Kayo-kayo na lang dahil total sanay naman kayo at hindi ninyo mapipigilan ang inyong sarili dahil kamakailan lang ay naglabas ng kanyang pagbibigay basbas ang Santo Papa doon sa Roma para doon sa mga
magkasintahan na pareho ang kasarian na kunyari ay binibigyan niya lang ng basbas o blessings para maging payapa ang kanilang pagsasama. Tama ba yun? Para mo na ring sinasabi na pwede na silang magpakasal. Nakakaawa ang henerasyon na ito, lalo na sa mga kabataan ngayon. Mga magulang, huwag ninyong hayaang matangay sa agos ng kasamaan ang inyong mga anak. Lagi ninyong ipaalala sa inyong mga anak kung paano parusahan ng Diyos ang mga silahis o yung lalaki na nakikipagsiping sa kapwa lalaki. Ganito ang sabi sa Levitico chapter 20 verse 13. Ang lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumaldumal na gawain at pareho silang dapat patayin. Kaya para doon sa mga kapwa lalaki na nagsasama na sa iisang bahay na parang mag-asawa, matakot kayo sa parusa ng Diyos. Kapwa kayo parusahan at pareho kayong dapat patayin. Ayaw ng Diyos sa mga lahing chipipay, kaya hindi niya pahihintulutan na ang isang lalaki ay tangayin sa bulong ni Satanas. At kung hindi mo ito lalabanan sa iyong sarili, ikaw ay tuluyang mabulag sa katotohanan at kalabanin mo na pati ang Diyos. Ginawa ng Diyos ang lalaki para sa babae at ang babae ay para sa lalaki at wala ng iba. Ngunit naniniwala pa rin ako na meron pang pagbabago ang mangyayari. Yun ay kung magbalik loob sila sa Panginoon, magsisi sa mga kasalanang nagawa. Katulad sa nangyari sa bayan ng Ninibe. Ang Ninibe ay puno rin ng kasamaan. Wawasaki na sana ng Diyos ang bayan ng Ninibe. Ngunit binigyan pa sila ng Diyos ng pagkakataon. Ipinadala ng Diyos si Jonah para mangaral sa utos ng Diyos doon sa Ninibe. Si Jonah ay isang propeta ng Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon na balaan ang mga tao sa Ninibe na ang kanilang lungsod ay wawasakin kung hindi sila magsisisi. At pagkarating ni Jonah sa Ninibe, sinabi niya sa mga tao na gugunawin ng Diyos ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw. At pagkarinig nila kay Jonah ay naniniwala sila. Maging ang hari ng Ninibe, silang lahat ay nagpatira pa. Mababasa natin ito sa Jonah chapter 3 verse 6 to 9. At ganito ang sabi. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninibe, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit ng panluksa at naupo sa abo. Ipinasabi niya sa mga taga Ninibe, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang dapat kumain ng anuman, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng panluksa. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak na pagpatay sa atin. At nakita ito ng Diyos na tapat ang kanilang pagsisisi, kaya hindi sila nilipol ng Diyos. Ito ang isang halimbawa na ang sinumang nagkasala ay may pag-asa pa. Ang Ninibe
ay nagsisi sa kanilang mga nagawang kasalanan mula sa kanilang hari hanggang sa mga mamamayan at sila'y pinatawad ng Diyos. Ngayon, kung hindi ninyo piliting magbago at iwaksi ang demonyo sa inyong isipan, ay maulit na naman ang nangyari noon sa Sodoma at Gomora. Matitikman ninyong muli ang puot at galit ng Diyos, ang pagwasak na nakapanginig ng laman.